Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga ka-camping clone, nakakabahalang balita ho ito, di ba? So sa alam ho natin na patuloy pa rin ang military exercises sa lugar ng West Philippine Sea, pero ito ang mga Chinese ay nagpapakita pa rin na hindi sila natatakot kahit may balikitan exercises pa na nagaganap sa lugar ng West Philippine Sea ho mga ka-action. Nakakabahala po ito at nakakalungkot po ito mga ka-action, mga ka-camping. Kasi isa sa mga Chinese vessel na pinaniniwalaan na researcher po ito ang nasabing barko ay kusa daw ito na nag-deactivate ng EIS or signal para hindi sila makontak ho mga ka-action, mga ka-campaign, at particular po ito sa lugar ng Catanduanes. Ano po ang ginagawa ng ating mga Philippine Navy? Bakit hindi po ito na itaboy? No? Kailangan po natin magboses para bantayan ang ating seguridad dyan sa ating mga karagatan, mga ka-action, mga ka-campaign. Pero bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaction, panoorin po muna natin itong balitang ito. Dante, ano ang tinitingnan ng AFP na dahilan bakit nagpatay ng AIS ang research vessel ng China na Shenku? Monica, ayaw mag-speculate ng Armed Forces of the Philippines o AFP kung ano yung maaaring dahilan kung bakit ka nagpatay ng Automatic Identification System o AIS itong Chinese Research Vessel na Shenku. Itong AIS, Monica, ito yung isang sistema ng barko kung saan nagtatransmit ang impormasyon sa kanyang particular na lokasyon. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nagpatay ng Automatic Identification System o AIS ang barkong Shenku, isang Chinese research vessel na napabalitang naghulog ng hindi pa matukoy na equipment sa East Catanduanes, kaya hindi pa mamonitor ng Philippine Navy kung saan ito particular. Ayan mga ka-action, maliwanag, naghulog ng equipment na hindi matukoy kung ano ho ito. Napakadelikado po yan at nakakabahala po yan. Kasi alam naman po natin kung gaano po ito ka-traidor itong mga sus na ko, itong mga Chinese na ito mga ka-action, napakadelikado po yan. No? Tanong lang po namin, bakit hindi po ito nataboy nung kayo ay namataan habang malayo pa ito? Bakit hinayaan na lumapit po ito sa Catanduanes? Ito, tuloy ho natin. Ng Philippine Navy kung saan ito particular na ngayon. Paliwanag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang nakita nilang dahilan, Monica, kaya nagpatay ito ng AIS ay upang hindi ma-detect. Sinubukan din ng AFP na mag-radio challenge, subalit walaan niyang tugon galing sa barko. It says two things, no? Either talagang ayaw nila mag-engage or either it's actually a vessel in distress. Sinabi naman ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na nakalabas na ito ng bansa. As of this morning, Shenku was monitored to have left the area of responsibility of Visayas Command. Nakalabas na yun. Nakalabas na sa Pilipinas. Pero Monica, ang AFP ayaw pakampante, kaya naman naghihintay sila sa ulat ng Philippine Air Force na nagsasagawa ngayon ng maritime patrol o MARPAT gamit ang kanilang air asset para makita kung saan na yung barko. Visuals na lang talaga yung how we would be monitoring its movement. Kaya yung sa maritime patrols na nagbibigay ng reports sa status ng location niya and activities. Una nang sinabi ng Philippine Navy na batay sa galaw ng barko, itong Shenku, na erratic o pabago-bago,
Maaring nga maritime research yung ginagawa nito. Samantala, tatlo pang research vessel ng China na unang namataan naman sa Ayungin Shoal o pumasok sa lugar noong April 21. Lumabas na niya ito ng Ayungin Shoal noong April 26 at huling namataan kahapon ng mga otoridad sa Pag-asa Island. Ibig sabihin nito, Monica, lumabas na ang mga nasabing barko sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. We're waiting for final reports kung nasa na siya as of the moment. No? So yung latest is pag-asa siya as of yesterday. Sa naunang ulat ng Philippine Navy, walang aktibidad ang mga barko, bagamat naniniwala ang Navy na ito ay nagpapakita na hindi nasisindak ang China sa balikatan exercises kasama ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas tulad ng Amerika. So sa ngayon, Monica, ang ginagawa nga ng AFP, katuwang ang Philippine Coast Guard, ay patuloy nilang minomonitor itong tatlo pa na sinasabing huling namataan dyan sa Pag-asa Island na, no? Monica, at itong isa pa na itong Shinku na namataan din dyan banda sa may Visayas na naghulog ng unidentified equipment ay patuloy ding naghihintay ang AFP ng ulat mula sa Philippine Air Force. Samantala, kanina nagpaliwanag din, Monica, no, ang AFP kung bakit hindi sila nagpadala kaagad ng barko ng Philippine Navy doon sa lugar kung saan sinasabi nga nakita itong barkong Shinku, itong research vessel ng China. Ang paliwanag ng AFP, Monica, ito kasing research vessel dahil civilian ito, hindi nila pwedeng magpadala ng barko ng Navy, which is ng Armed Forces of the Philippines, kaya ang kanilang pinadala o humingi sila ng tulong sa Philippine Coast Guard, which is civilian naman in nature. Dahil lang sinabi nga ng AFP, kapag ka nagpadala sila doon ng barko ng Navy, ibig sabihin lang nito ay magkakaroon na ng gera. So ang ginawa ng AFP, nakipag-coordinate sa PCG upang tingnan. Pero ang nabanggit nga ng Navy noong nakaraang araw, Monica, gusto nilang puntahan yung lugar kung saan namataan itong Shinku. Subalit nagkaroon daw ng medyo hindi maganda ang panahon, no, pagpunta nila doon, kaya napilitang bumalik ang barko ng PCG. Yan mo na ang ating update. Balik sa'yo, Monica. Oh, mismo na sila ang ating mga Philippine Coast Guard ay aminado na hindi na nagpapakita ang Chinese na hindi sila nasisindak kahit may balikitan exercises pa na nagaganap sa West Philippine Sea. Isa lang po ang ibig sabihin niyan, mga sir, mga ma'am. Kami po ay saludo sa inyong trabaho. Pero ang gusto lang po namin sana, para matigil na po ang pambababoy at pagwalang pagrespeto ng mga Chinese, magpapakita naman po kayo na talagang magiging aggressive po kayo. Kasi titingnan nyo po ha, dyan sa West Philippine Sea, ang nangyayari sa atin pa po, sariling soberanya yan, pero tayo pa ang binabastos at binubumba pa tayo ng tubig. Oh, 'di ba? Nakaranas ho kayo diyan ng panghaharas ng China. So, diyan po sa may Catanduanes, yung nasabi niyo na nagputol ng EIS o signal para hindi sila makontak. So, ano lang po 'yun, talagang sinadya lang po talaga 'yon na ano, at sabi niyo may hinulog na equipment na hindi pa ma-identify kung anong klaseng equipment. Yun po ay nakakabahala. Kaya ang panawagan lang ho namin sa inyo, sana paigtingin nyo pa ang pagbabantay dyan sa mga kahit sa ang mga karagatan natin sa Pilipinas para hindi na po maulit ang ganito. Kasi kung tayo nga po ang pumasok sa kanilang teritoryo ay talagang hindi lang siguro bomba ang gagawin sa atin, baka kung ano-ano pa ang gagawin sa atin. Kaya sana naman po magpakita naman po kayo ng pag-aggressive na kaya nyong itaboy sila, no? Sana kahit malayo pa sana, kung alam nyo na pumapasok na sa ating economic exclusive economic zone, edi sana gumawa na kayo ng paraan para maitaboy po sila. Huwag nyo na pong hayaan na makalapit pa at kung anong gawin, at saka pa kayo po mag-a-action kung papaalis na po sila, no? Sana naman po, panawagan po namin bilang isang ordinaryong Pilipino, sana paigtingin nyo pa ang pagbabantay. So mag-ingat po kayo palagi. Kami po ay nakasuporta lagi sa inyo at nakabantay kung ano man ang mga balita na ihahayag nyo sa mga media ho. Kaya mag-ingat ho kayo dyan, mga kababayan namin ng mga Philippine Navy. Ma'am and sir, saludo ho kami sa inyo. Sana wag na pong maulit ito. Maraming salamat po.
So yun lang ho mga ka-action, mga ka-camping Knog, in-share ko lang ho sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.